Taong 1983. Baryo ng San Mateo. Patapos na noon ang kanyang pangungulekta ng panggatong na dadalhin niya sa kanilang bahay, si Julian. Subalit dahil hindi siya makahanap ng pupwedeng gawing tali ng mga iyon, naghanap siya sa kanyang paligid. Napangiti naman si Julian noon nang makita niya ang isang bagay na nakalambitin. Uy, sakto. Pwede tong panali. Mabilis niyang nilapitan ito at agad na kinuha. Makuha nga to. Saktong-sakto to. Pagkabalik niya sa bahagi kung saan niya iniwan ang kanyang mga panggatong, agad niya itong itinali. Ay sa wakas makakauwi na din. Akmang aalis na sana si Julian doon sa kakahuyan nang madako ang kanyang paningin sa kanyang unahan. Ano kaya yun? Napakunot siya ng noo at napaisip kung sino ang nagtapo ng sigarilyo doon. Bakit may sigarilyo dito? Mukhang kakatapon lang ha. Sino kaya nagtapo nito? Baka mamaya masunog pa ang kagubatan dahil dito. At ako ang paghinalaan. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Dahil sa takot na baka tuluyang kumalat ang apoy na nagmumula sa nasabing sigarilyo, napagpasya ni Julian na ilapag muna ulit sa lupa ang kanyang mga panggatong at mabilis siyang naglakad patungo sa bahagi kung saan niya nakikita ang baga. Ay, mga tao nga naman oo. Subalit nang aapakan na sana niyang naturang sigarilyo, tila ba lumundag ito at lumipat ng pwesto. Uy! Paano nangyari yun? Napailing ang binatang si Julian at binilisan ang paglalakad upang muling lapitan iyon. Pinaglalaroan lang ba ako? Tanong niya pa sa kanyang sarili. Muli pa saan niyang aapakan nito, subalit gano'n na lang ang gulat niya nang makita niyang unti-unting nagiging apoy ang naturang baga ng sigarilyo. May engkanto. Nang mga sandaling iyon, wala namang hangin sa paligid, ngunit labis ang kanyang pagtataka dahil tila sumasayaw ito na parang may umiihip na hangin. Dahil sa pangingilabot ni Julian, naisipan niyang pumutol ng isang sanga ng puno. Naisip niya kasi na iyon ang gagamitin niya upang patayin ang apoy na tila nakikipaglaro pa sa kanya. Pinaglalaro na ata ako ng mga engkanto sa paligid ha. Hinawakan ng mahigpit ni Julian ang sanga kung saan may mayabong pang dahon na nasa bandang dulo. Ihahampas na sana niya iyon sa apoy na tila sumasayaw. Ngunit laking gulat niya nang makita na nga niyang madilaw na ang apoy nito at unti-unti nang nagiging kulay asul. Lumaki iyon hanggang sa halos kasing laki na ng kanyang ulo. Dulot ng takot ni Julian, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan at nakatulala habang nakapako ang titig sa nasabing bagay. Iisa lang ang nasa isipan niya noong mga panahong iyon, ang kanyang kaharap
ay isang San Telmo at hindi niya alam kung ano ang may dudulot nito sa kanyang kaligtasan. Engkanto! Isa tong San Telmo! Bunsod noon, naisipan niyang huwag itong hampasin at sa halip, hayaan na lamang itong umalis. Subalit tuluyan ng dumilim ang paligid, ngunit nanatili sa harapan niya ang nasabing San Telmo. Bakit kaya? Anong pake niya sa akin? Patuloy lang sa pagsasayaw at paglundag ang nilalang na iyon. Ngunit hindi naman tuluyang lumalayo kay Julian. Napakunot ng noo si Julian. Napaisip siya kung anong ibig sabihin ng ganong pangyayari. Walang ano-ano. May napansin si Julian na parang bato na nasa gitna ng bola ng apoy. Noong una, inakala niya na baka namamalikmata lamang siya dahil madilim na ang paligid. Ngunit nang lumaon, napagtanto niya na meron ngang bato iyon. Nag-aalangan noon si Julian na lapitan ang nasabing San Telmo dahil baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Dahil dito, nanatili lamang siyang nakatitig sa nasabing bola ng apoy at naghintay sa mga susunod pang mangyayari. Nakakamangha. Ngunit nakakatakot. Lumipas pa ang mga ilang sandali. Sa pagkakatansya niya, nasa alas 8 na ng gabi ng mga oras na iyon. Naisip niyang walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Kaya naglakad na siya nang papalapit sa mga panggatong niya. Inuubos lang ng nilalang na to yung panahon ko. Kailangan ko na umuwi. Bubuhati na sana niya iyon at tuluyan ang iuuwi sa kanila. Subalit nang muli niyang lingunin ang San Telmo, unti-unti nang nanghihina ang apoy nito. Patuloy pa rin iyon sa paglundag na animoy tinatawag siya. Ano kayang ibig sabihin nitong San Telmong to? Dahil doon, buong tapang nang lumapit si Julian sa San Telmo at hindi na niya inisip pa kung anong pwedeng mangyari. Saktong pagkalapit niya, tuluyang nawala ang bola ng apoy. Subalit kitang-kita ni Julian na bago pa man tuluyang mawala ang liwanag ng naturang bagay na iyon, bumagsak sa lupa ang isang bato na mula sa gitna ng San Telmo. Hindi na nag-atubili pa ang binata at agad niyang pinulot ang nasabing bato. Dahil madilim, hindi na niya binusisi pa ito at sa halip, inilagay na lamang niya sa kanyang bulsa. Anong bagay na to? Noong mga panahong iyon, doon na siya nagpasya ng umuwi sa kanilang bahay. Dala ang kanyang mga panggatong na kanyang inipon. Umuwi na ang binata at tuluyan nang nakarating sa kanila. Labis naman ang pagtataka ng kanyang ina dahil ginabi na ang binata. Ano ko ba naman ang Julian? Nagpapaabot ka ng dilim sa daan sa kagubatan? Pambihira kang bata o. Nagtanong pa ang kanyang ina kung bakit hindi siya kaagad nakauwi. Nagdahilan na lamang ang binata na nakatulog siya sa kakoyan. Pasensya na po, ina. Hindi na po mauulit. Hindi naman na umimik ang kanyang ina at ipinaghanda na lamang siya ng kanyang magiging hapunan.
Habang naghahaponan si Julian, may narinig siyang parang mabilis na yabag sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung tumatakbo iyon o sadyang malaki lamang ang paa ng kung anumang naroon. Naulinigan din iyon ng kanyang ina, kaya lumapit siya kay Julian at sinabi ang kanyang napansin. Narinig mo ba yon, anak? May bahid ng takot sa mukha ng kanyang ina at iniisip na baka sinundan ng kung anong nilalang ang kanyang anak. Baka may nagambala ka sa kagubatan. Ayan tuloy, sinundan ka hanggang dito. Dahil sa naganap, tumayo na si Julian at iniwan ang kanyang kinakain. Inasandali lang po ah. Lumapit siya sa bintana at doon ay tumungaw. Laking gulat niya nang makita niyang nilalang na tumatakbo ng mabilis. Anong klaseng nilalang yan? Paikot iyon ng paikot sa kanilang bahay na animoy inaabangan siya at hinahanap. Habang nakatitig noon si Julian sa labas ng kanilang bahay, ramdam niya ang pag-init ng kanyang buong katawan. Nakakatakot naman yan. Dulot ng kanyang takot, agad niyang isinarang bintana. Tinakpan na lamang niyang naiwang pagkain sa mesa at niyaya ang kanyang ina na tumungo na sila sa kanilang silid. Pagkarating doon, ikinuwento ni Julian kung ano ang totoong nangyari. Napatanda naman ang krus ang kanyang ina dahil doon. At sinabi niya na hindi na sana niya kinuha pa ang naturang bagay na nagmula sa San Telmo. Por Diyos, por santo kang bata ka. Kung ano-ano kasi ang kinukuha mo sa gubat eh. Napailing naman ang binata noong mga panahong iyon. Sinabi naman niya sa kanyang ina na ibinigay sa kanyang bato ng San Telmo ng kusang loob. At wala siyang magagawa dahil sa kanya iniyatas ang pangangalaga noon. Natahimik na lamang ang kanyang ina at nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano. Biglaan silang nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Ano yun? Ina, dito ka lang. Huwag kang aalis sa tabi ko. Animoy may kung anong bumagsak na malakas doon na halos masira na nito ang atip ng kanilang bahay. Doon na tuluyang napamura si Julian dahil alam niya na hindi iyon sanga o bunga ng kung anumang puno. Ilang saglit pa, nakarinig sila ng halinghing ng isang kabayo. Bunsod noon, nalaman nilang dalawa kung ano ang nilalang na umaaligid sa kanilang bahay. Isang tikba lang. Wika ng kanyang ina. Kung hindi ako nagkakamali, isang tikba lang. Malamang ang pakay niya ay ang kinuha mo. Ibigay mo na yan sa kanya. Dagdag pa ng kanyang ina. Sumenyas naman si Julian na hayaan na lamang ito. Ang sabi pa niya, kapag tuluyang pumasok ang tikbalang sa kanilang bahay o kung hindi man, sirain ito ang kahit anong bahagi ng kanilang tinitirhan. Haharapin niya ito at tuluyang itataboy. Hindi naman umimik ang kanyang ina nang wikain ni Julian ng mga bagay na iyon. Makaraan ng ilang sandali pa,
Muli silang nakarinig ng malakas na kalabog. Subalit pagkatapos noon, hindi na iyon sa bubungan, kundi sa dingding na ng kanilang bahay. Ha? Ay, Diyos ko po. Ano bang nangyayari? Julian! Muling napamura si Julian at sinabihan ng nilalang sa labas na lubayan sila. Subalit tanging halinghing lang ang itinugon nito sa kanya. Nang mga panahong iyon, muling tumakbo ang nilalang sa paligid ng bahay nila. Kahit na malakabayo lamang iyon, umuuga ang lupa dahil sa ginagawa nito. Sa pagkakataong iyon, naisipan ni Julian na harapin ng nilalang. Kinuha niya ang itak na ipinamana sa kanya ng kanyang ama at dali-dali siyang lumabas sa kanilang bahay at tuluyang sumigaw. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin at harapin mo ako. Matapos ang pagsigaw niya ng mga katagang iyon, may narinig siyang halinghing sa hindi kalayuan at papalapit na iyon sa kung nasan siya nakapuesto. Noon din, inihanda ng binata ang kanyang itak. Nag-antabay siya sa paligid upang malaman niya kaagad kung saan banda aatake ang naturang nilalang. Subalit ganun na lang ang pagkagulat niya nang sa hindi kalayuan niya inaasahan, biglang may sumaboy na alikabok sa kanyang mga mata. Sinundan iyon ng sunod-sunod na yabag, kaya naisip niya marahil sinadya ng tikba lang na sabuyan siya ng alikabok. Madaya kang nilalang ka. Dahil sa ginawa ng nilalang, napuwing ang binata. Madilim na nga noon ang paligid at nabawasan pa nga ang kawalan ng kakayahan ni Julian na makakita sa dilim. Muling napamura si Julian, ngunit sa pagkakataong iyon, napansin na niya na tila mas umigting pa ang kanyang pakiramdam. Anong nangyayari? Mas nagibayo ang kanyang pandinig at nalaman niya kung saan banda nakapuesto ang naturang nilalang. Paano ko nalaman to? Naaramdaman ko siya at alam ko kung nasan siya nakapuesto. Humarap ang binata doon at hinintay ang muling paglapit ng nilalang sa kanya. Mabilis namang tumakbo ang tikbalang upang sugurin si Julian. Saktong pagkalapit ng nilalang sa binata, mabilis niya itong tinaga. Ngunit nagulat si Julian nang hindi ito nasugatan. Anong kailangan mo sa akin, tikbalang? Kung wala, umalis ka na dito bago pa kita mapatay. Matapang na wika ni Julian. Kahit na alam niya na mahirap kalabanin ang mga tikbalang na iyon, hindi niya ipinapahalata. Humalinghing ang tikbalang at kasunod noon, nagwika ito sa garalgal na boses ng "Sa akin dapat ang mutya ng sandal mong pugaw. Ilang buwan ko nang sinusubaybayan yan at hindi yan dapat mapunta sa kagaya mo lamang. Isa kang mahinang nilalang." Nang marinig iyon ni Julian, masinigpitan niya ang pagkakahawak ng kanyang itak. Alam niya sa kanyang sarili na anumang oras, agad nang susugod ang tikbalang sa kanya. Nagkakamali ka,
kung iniisip mo na mahina akong nilalang. Sige. Subukan mo ako at malaman mo kung hanggang saan ang kaya ko. Wika ni Julian noon sa naturang nilalang. Noong mga sandaling iyon, unti-unti nang nakikita ni Julian ang paligid. Subalit dahil napuwing siya, patuloy pa rin sa pagluha ang kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa ang tikbalang palibhasa. Naramdaman niya ang enerhiyang dumadaloy sa binata. At napansin niya na inihahanda na ni Julian ang kanyang sandata. Ngunit muling sumugod ang tikbalang at sinubukan siyang sipain. Ngunit parang may kung anong tumulak sa binata at nagawa niyang mailagan ang atake ng tikbalang. Muli pa sanang tatakbo ang tikbalang at sisipain si Julian. Subalit naagaw ang atensyon nito nang may kumalansing sa loob ng bahay nila Julian. Ng mga panahong iyon, napatitig na ang binata sa bahay nila at nakita niyang hawak ng kanyang ina ang isang kaldero at walang humpay na pinupukpok ng sandok. Hindi pa siya nakontento. Kinuha pa nito ang maliit na kampanilya at walang pagdadalawang isip na pinatunog iyon. Tinataboy kita, masamang elemento. Ubalis ka dito sa aming bakuran. Wika ng kanyang ina. Nawala ang nakatuong pansin ng nilalang sa binata. Napahawak ito sa magkabilang tenga niya at tila nawala sa sarili. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon na ng pagkakataon ng binata upang atakihin ito. Makailang beses siyang tinaga ni Julian, subalit hanggang sa mga panahong iyon, may sakunat pa rin ang balat ng tikbalang. Pambihirang balat yan. Napakakunat. Habang patuloy ang tikbalang sa pagtakip ng kanyang tenga, habang nakayuko, umiikot ang binata at nakita niya ang gininto ang buhok nito. Ayun. Napangiti ang binata at naisip niya na marahil totoo ang kwento patungkol sa hibla ng buhok ng tikbalang. Bunsod noon, sinubukan niyang lapitan ang nilalang upang kunin ang gintong buhok nito. Kung ayaw mong magpaawat na kunin ang mutya ng santel mo, pwes, ikaw ang kukuhanan ko ng anting-anting. Akmang bubunutin na sana ng binata ang hibla ng buhok nung sa hindi niya inaasahan, sinipa siya ng nilalang. Tumilapon siya sa hindi kalayuan at mabuti na lamang hindi ito nasaktan. Pumbihira, nakasipa ka pa. Tumayo ang binata at pinagpag ang kanyang damit. Nang mga oras na iyon, maging siya, hindi makapaniwalang hindi man lang siya nagalusan. Pero malakas-lakas yun, ha. Pero kahit ganun, wala akong nararamdamang sakit. Hoy, tikbalang, mamili ka. Ibibigay ko sa iyo mutya ng santel mo at ibibigay mo naman sa akin ang buhok mong ginto. O tuluyan ka nang aalis dito at hahayaan kaming mamuhay ng tahimik ng aking ina. Sambit ng binata.
Dahil sa tinura nito, mabalasik siyang tinitigan ng tikbalang. Napailing ito at nakita ng binata na parang mas naging mabagsik ang anyo nito. Lumundag ito patungo sa itaas. Makalipas ng ilang segundo, hindi pa rin bumabagsak ang nilalang. Saan na siya nagpunta? Nang mga sandaling iyon, nakaramdam ng kakaibang kaba si Julian. Alam niyang may kung anong pinaplano ang tikbalang. Dahil patuloy pa rin sa pag-init ang kanyang pakiramdam. Walang ano-ano. Nakarinig ng kung anong ingay ang binata. Alam nang hindi iyon dulot ng hangin. Kaya lalo pa siyang kinabahan. Subalit sa halip na magpadaig sa kanyang nararamdamang takot, mas tinapangan pa niya ang kanyang sarili. Hanggang sa makita niya na papalapit na sa kanya ang naturang tikbalang. Noong mga sandaling iyon, naganda ng kanyang sarili ang binata. Sakto naman ang pagkalapit sa kanya ng tikbalang, lumundag si Julian. Hindi iyon inaasahan ng nilalang, kaya bago pa man niya malaman kung ano ang hakbang nagagawin ng binata, nakakapit na ito sa kanyang likuran. Bumaba ka dyan. Pampalasang nilalang. Noong mga panahong iyon, nagpatuloy sa paggawa ng ingay ang kanyang ina. Dahil dito, muling nagwala ang tikbalang at tumakbo ng napakabilis. Sinusubukan itong mapaalis ang binata sa kanyang likuran, subalit dahil sa tapang na tinataglay ni Julian, hindi ito nagtagumpay sa kanyang ninanais. Walang ano-ano, sinubukan ng binata na bunuti ng gininto ang hibla ng buhok ng natura nilalang. Makulit ka ha. Ngunit mas lalong nagwala ang nilalang at halos muntikan ng mawala ng balanse ang binata. Uy! Oh! Muntik na ako dun ha. Mabuti na lamang malakas ang pagkakapit niya sa balikat ng nilalang. Mamili ka tikbalang. Lulubayan mo na ako at ang aking ina. O bubunutin ko ang hibla ng buhok mong kulig ginto. Sige, tignan natin kung sinong talo sa ating dalawa. Sambit ni Julian. Humalinhing ang tikbalang ng pagkalakas-lakas at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Julian na malayo na pala ang itinakbo ng tikbalang at hindi niya alam kung nasaan na sila nakarating. Noon din, muling nagwika ang binata. Sinabi niya sa tikbalang na sa oras na hindi siya nito ibabalik sa kanilang tahanan, pupugutan niya ito ng ulo. Kasabay noon, kukunin pa nito ang kanyang gintong buhok. Tanggapin mo nang hindi ko ibibigay sa'yo ang mutya ng santel mo. Sa akin ipinaggalaw ito at poprotektahan ko ito ng aking buhay. Huwag mo nang piliting makuha pa ito sa akin dahil magkakamatayan tayo. Saad ni Julian. Saglit namang tumigil ang tikbalang at inakala ng binata na ibabalik na siya nito sa kanyang tahanan. Iniisip niya rin na baka lulubayan na siya nito dahil sa takot. Subalit nagulat siya nang magawa ng nilalang
ang makawala sa pagkakapit niya. Nang mga panahong iyon, tuluyan nang nakalumpasay ang binata sa lupa habang ang tikbalang naman nakatayo sa kanyang harapan. Galit na galit ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa, inakma ng nilalang natadyakan ang binata. Ngunit mabilis naman ang paggalaw ni Julian at nagawa niyang hawakan sa paa ang naturang tikbalang. Buong lakas siyang bumangon at itinulak ito. Loko ka. Naging dahilan iyon para ang tikbalang naman ang mapahalumpasay sa lupa. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sa oras na hindi mo ko lubayan, mamamatay ka na. Dahil gagamitin ko na sa iyo ang mutya ng santel mo. Tignan na lang natin kung may magawa ka pa pag sinunog kita. Inilabas ni Julian ang kanyang mutya at ipinakita iyon sa tikbalang. Habang hawak ni Julian ang mutya, nanalaytay sa kanyang katawan ang napakalakas na enerhiya nito. Pansin niya na tila nagkaroon ng kakaibang aura at liwanag ang batong kanyang tangan. Pagkakita ng tikbalang na hindi pala basta-basta santel mo ang pinagkukunan ng enerhiya ng binatang iyon, doon na siya nakaramdam ng takot. Subalit sa halip na tumakbo, parang mas naging malala pa ang galit nito kay Julian. Pansin ni Julian na nag-iipon ng lakas ang tikbalang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anong gagawin nito. Walang ano-ano, mabilis na sumugod sa kanyang nilalang at sinubukan ulit siya nitong sipain. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakapaghanda na si Julian at nagawa na niyang ilagan ang pag-atake ng tikbalang sa kanya. Nangakmang babalik ng tikbalang upang muli siyang atakihin, doon na rin sumugod si Julian. Walang pagdadalawang isip niyang sinubo ang mutya ng santel mo. At kasabay noon, parang nag-ibayo ang kanyang lakas. Saktong pagkalapit sa kanya ng nilalang, mabilis niya itong pinagsusuntok. Yan ang bagay sa'yo. Tatlong sunod-sunod pa lamang na suntok ang naibibigay sa kanya ng binata. Napapatras na ng ilang hakbang ang tikbalang na animay sobrang lakas ni Julian. Binalaan na kita, pero hindi mo ako sinunod. Ngayon, matitikman mo ang aking lakas. Seryosong sambit ni Julian. Muling napahalinghing ang tikbalang at sumugod pa sa binata. Subalit nakailang hakbang pa lamang ito na parang nasilaw na siya sa kung anumang liwanag na nagmumula kay Julian. Noong una, hindi napansin ng binata kung ano ang dahilan ng pagkasilaw ng tikbalang. Subalit makaraang ilang sandali nang mapatitig ang nilalang sa kanya, doon siya napaisip. Hindi kaya nakakasilaw sa nilalang ang aura ng mutya ng santel mo? Kawawa ka naman. Pinagsabihan na kita eh. Noong mga panahong iyon, nawala sa wisyo ang tikbalang. Hindi ito makatitig ng diretso kay Julian. At ng mga sandaling iyon, naisipan na ni Julian na lapitan ang naturang nilalang. Pagkalapit dito ni Julian,
Walang pagdadalawang isip niyang sinakalang tikpa lang at sinabihang papatayin. Ano? Gusto mo na ba talagang mamatay? Hanggang sa mga panahong iyon, hindi pa rin makatitig sa kanyang tikpa lang. Kaya mas lalo pang hinigpitan ng binata ang pagkakasakal ng iyon. Ilang segundo pa. Tuluyan nang nagwika ang nilalang at nagmakaawa na pakawalan. Pakawalan mo na ako. Lulubayan na kita. Tama na. Sinabi nito na hindi na niya gagambalain pa ang binata at ang ina nito at hahayaan na lamang ang mutya ng San Telmo sa kanyang pangangalaga. Hindi kaagad naniwala si Julian. Mas sinakal pa niyang tikba lang at hinawakan sa kanyang buhok. Wala nang ibang naisip si Julian na paraan para sundin siya ng tikba lang at hindi linlangin. Bago pa man may kung anong sabihin ng tikba lang, kinuha nito ang gininto ang buhok ng tikba lang nang walang pagdadalawang isip. Napuno mo ako. Ito ang kabayaran ng kalapastanganan mo. Kanina pa kita pinagsasabihan, ngunit hindi ka nakinig. Magsilbing aral ito sa'yo. Nang magawa niya iyon, tila nagbago ang ugali ng tikpa lang sa kanya at nagmistula itong alipin. Umalis ka na. At huwag ka nang manggugulo sa akin o sa amin. Magpapakita ka lamang kapag tinawag na kita. Ayokong guluhin mo ang tahimik naming buhay ng aking ina. Sambit ni Julian. Tumango ang nilalang at bago ito tuluyang umalis, inihatid pa nito si Julian sa tapat ng kanilang bahay. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang umalis at naglaho. Nang makapasok ng binata sa kanilang bahay, ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Hindi makapaniwala ang kanyang ina nang ibigay ng binata dito ang gintong buhok ng tikba lang. Labis siyang nagpasalamat dahil kailanman hindi na sila gagambalain pa ng tikba lang na iyon. Itinago ng kanyang ina ang gintong hibla ng buhok nito dahil alam niyang magagamit ito kung sakali mang magkaproblema at kinailangan nila ng tulong. Sa mga nagdaang araw at taon, nanatili kay Julian ang pangangalaga ng mutya ng San Telmo. Gayon din ang buhok ng tikbalang na siya nang naging gabay ng kanilang pamilya. Yun. Kaangas naman ni Julian. Gusto ko yung mutya ng San Telmo. Napakaangas. Kakaiba. Kung may mga opinion kayo o suggestion o komento patungkol sa kwento natin ngayon, comment nyo lang sa baba mga kapepe. Magbabasa kami. Ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na kwento. God bless you all. Bye-bye. Eww.